Nagain ng not guilty plea si Jason Ivler sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kinasasangkutang murder case dahil sa umano'y pagpatay kay Victor Ebarle Jr. noong November 2009. Nagpapatrol George Carino. Nakaporma na kanina ang ambulansya at mga pulis para ihatid sa Quezon City RTC si Jason Ivler mula sa Quirino Memorial Medical Center. Balisa naman lumabas ang ina ng sospek na si Marlene Aguilar. Halatang di mapakali sa kondisyon ng anak. Nilalagyan siya ng binder. Bukas pa yung dito niya, hindi pa nakasara eh. And he's in a lot of pain. Tapos sabi niya, wala naman daw siyang ibibigay na statement. Ako na lang daw ang kausapin ninyo. Ilang saglitan lumipas, lumabas ang mga taga-NBI at sinunta ng mga doktor. Pero walang kasunod na Jason Ivler. Decoy lang pala kasi ang lahat. Dahil nauna nang inihatid ang akusado, sakay ng gurney o isang klase ng stretcher at bantay sarado pa ng NBI. Pero hindi agad nasalang sa arraignment si Ivler. Nahuli kasi ng kalahating oras si RTC Branch 26 Judge Alex Balot. Sa loob ng korte, naroroon ang ilang miyembro ng pamilya ay Barley. Si Marley naman, hindi iniwan ang anak. Jason Ivler Aguilar, how do you plead? Guilty. Okay, for the record, Your Honor, the accused, when arraigned by Julia Assistant by Counsel Department, pleaded not guilty that the crime was charged in conviction. Pinag-usapan din kung saan ididiretso si Ivler matapos basahan ng sakdal. Sabi ng usgado, pagagalingin muna ang sugat ni Ivler bago ilipat sa Quezon City Jail. It is our position that to transfer him to the Quezon City Jail would only inflict unnecessary pain and suffering on the accused. That would be persecution before conviction. That would be punishment even before a trial. Nang ilabas sa korte para ibalik sa ospital, nagsigawan naman bilang tanda ng suporta sa akusado ang ilang kaanak ni Ivler. Ngayong naipagharap na ng sakdal si Jason Ivler sa kasong murder, ikinasa na rin ang usgado ang sunod-sunod na petsa ng pag-aarap ng magkabilang panig ng taga-usig at depensa para maipresenta ang kani-kanilang ebidensya. Non-bailable offense ang kasong murder pero ayon sa abogado ni Jason Ivler, ihihirit pa rin nilang payagan ng usgado na makapagpiansa ang kanilang kliyente. George Carino, Patrol ng Pilipino.